Isa ang patay at isa ang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Cebu City. Narito ang report ni Luan Mayrundina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kuha ito sa labas ng isang club sa Cebu City bandang alas 7 ng umaga kahapon. Sa video, makikitang may kumprontasyon hanggang dumating ang isang kotseng asul. Muntik nitong masagasaan ang isang lalaki na napag-alamang Amerikano. Sinipa siya ng isa pang lalaki, maya-maya umatras ang kotse. Nilapitan ito ng Amerikano pero nang bumaba ang driver, biglang natumba ang Amerikano dahil binaril pala. Kita pa ang driver na may hawak na baril saka tumakas. Nakuha sa crime scene ang ginamit na baril at bala. Ang suspect, isang rapper na kilala sa Cebu City na natuntun sa bahay ng kanyang manager. Mahaharap sa reklamong frustrated murder at illegal possession of firearms ang suspect. Depensa niya sa pagbaril, binastos daw ng Amerikano ang kanyang mga kaibigang babae sa loob ng club. Ito ay katong partner, sir, ng namastos magod siya o mga kaubay na mo. Mga friend na mo, namastos siya sa mga babae na ikap lubot, ano sa ito. Ang muna naging na niya, kanang ayaw tayo paginana niya. Di mo siya patuo, sir, niya. Gibastos na niya mong mga ubang kauban niya, babae. Niya. Mara to, sir, nambastos siya. Mga ito na buhat, sir. Isang binatilyo naman ang natagpo ang patay sa tama ng bala sa isang parking area sa Barangay San Jose, Cebu City, madaling araw noong Sabado. Ayon sa kuya ng biktima, bantay sila ng burol ng kanyang stepfather nang umalis ang kapatid kasama ang tatlong iba pang binatilyo para raw manguha ng mangga. Kalaunan, nakita niya umanong nagtakbuhan ang mga kasamahan ng kanyang kapatid. Hinanap niya ang kapatid. Hanggang nalaman nila ang sinapit niya kinaumagahan. Ayon sa kanyang ina, wala silang maisip na responsable sa pamamaril sa kanyang anak. Sabi ng pulisya, isa ang biktima sa apat na binatilyong nakatakip ng t-shirt ang mga mukha na namataang pumunta sa parking area. At nagmamanman umano sa mga sasakyang batay sa kuha ng CCTV. May mga sumbong na sa kanila na mga pinagnakawang parte ng mga sasakyan sa lugar. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Tabor Hills, subalit hindi sila nagbigay ng pahayag ukol sa insidente. Lang ako lang inaotanta ko ba nga, anak ko sila niya, matubang ang anak ko. Ay, dawat may japunta ko kung sa isa sa kong anak, di ba? Para malato ah. Kung tinuod pa dyan na nga, ah, makita sa CCTV ng nungka ba, anak? Although nga naan may one person of interest, but right now, among pagigipalawuman ang investigation kabahin na insidente yan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mayrundina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.